Hello guys, good morning. Magkakape tayo at saglit lang gagawa ko ng kape. And I have my Biko. I did Biko yesterday, guys, para sa aking breakfast at dinner kagabi. Nag-tea ako plus Biko. Yun yung dinner ko. So, I have here. Ito po siya. Biko. And coffee. Hindi tayo mabubuhay pag walang coffee. Filipino tayo, di ba? Hindi nyo ako nakikita, guys. Sa bit lang. Tataas mo yung camera. Ano bang gagawin? Ano bang gagawin? Magawa tayo ng paraan para makita nyo ako. Kasi, of course, dapat makita nyo yung idol nyo. Ayan. Kita nyo na ba ako, guys? Hello, good morning, everyone. So, ayan, init. Kain tayo, guys. Tag dito. Breakfast. Coffee and Biko. I love it. So, ayun na nga, guys. Update tayo doon sa dental ko. Yung tooth filling na ginawa ko last Sunday, which is new dental naman. Babalik ako tomorrow, Sunday again. Kasi, yung filling dito sa, ano, yung pasta na ginawa dito sa teeth ko, hindi siya, I mean, pag ninoya ko siya, ginamit ko siya sa pagkain, masakit siya, parang manipis lang yung feeding niya. Gusto ko kapalan niya para hindi masakit yung gums ko na mag-chew ako ng food. So, babalik tayo tomorrow. The same doctor, the same clinic. Pag hindi pa nagawa at filled pa rin, papabunot na natin to para matapos na ang lahat. Yan. Sarap ng kape. Nakakawala ng problema. Nakakalimot ng utang. Guys, aware ba kayo doon sa mga taong nagme-message na naghihingi ng tulong? Hingi ng tulong tapos may isang nagme-message sa akin. Hindi ko na siya sa Facebook. Hingi daw siya ng tulong. Tapos, pinapakita niyo yung picture ng baby na nakaswero niya na sa ospital. Tapos, kailangan daw niya ng kaunting tulong. Sinek ko yung profile niya. Masaya naman yung profile niya. Maliban dun sa picture na sinend niya.
Sabi ko sa kanya, pasensya ka na. Kasi kaming OFW. Hindi pa nadating ang sahod namin. Eh, naubos na. Naubos na sa kakakwenta kung saan pupunta. Pagdating ng sahod namin, isang gabi lang yun matutulog sa kamay namin. Kinabukas ang resibo ng hawak namin. Ang dami naming bills. Ang isang OFW ay may mga apat o limang pamilya binubuhay sa Pilipinas. Mga pamangkin, kamag-anakan, mga anak, asawang buhayin, yung mga palamunin, di ba? So, ang nakakaintindi sa atin, guys, is yung kapwa lang natin, OFW. Pero yung mga tao sa Pilipinas, ang alam nila, pag OFW ka, marami kang pera. At pag hindi ka nagbigay, madamot ka. So, hayaan na lang natin sila mag-isip ng ganun, guys. Ang hindi nila alam, mas mayaman sila kaysa atin. Kasi nabubuhay sila kahit hindi sila mag-abroad, kahit hindi sila magpaalipin, di ba? Nasa Pilipinas sila, naka-iPhone pa sila, di ba? Umahal kayo ng iPhone sa Pilipinas, guys. Sige lang. Ang iPhone 13 doon is nasa 100,000. Imagine, pag naka-iPhone 13 ka, ginastos mo lang sa iPhone, sa telepono yung 100,000, which is nakakagawa na yung isang maliit na bahay, like kubo, di ba? Or nakaka-open na yun ng isang business. Like, baboy yan, kukuha ng isang dusina, di ba? At saka, feeds. And ang baboy, mga anak, in 2-3 months, meron ng anak. Dadami na, lalago na yung negosyo mo, ganun, di ba? Bibili mo lang ng iPhone. Ako naman, guys, in my part, nakatapos na yung dalawang anak ko, may trabaho na sila, at andito na sila, kasama ko na sila. Okay? Nagtrabaho na sila doon sa degree na natapos nila. Hindi sila katulong katulad ko. Kasi ako, guys, siya lang akong katulong, no? So, yung mga anak ko, nagtrabaho sila by their profession. Alright? So, this time, it's time for myself naman. Kung nakikita nyo ako na nagliwali dyan, bumili ng ganito, ganyan, rights ko na yun. It's time for myself to enjoy na. Kasi I'm almost 50 and I have to enjoy myself. Wala na akong, ano yun, puro na lang sakripisyo. Tapos na ako doon, graduate na ako doon, kumbaga. So, this time, paghandaan ko yung, meron ako, of course, meron akong savings para sa pagtanda ko. Meron ako noon. And besides, gusto ko mag-enjoy every moment of my life na natira. Kasi nobody knows, guys, kung kailan, hanggang kailan tayo sa mundong iba pa, di ba? So, enjoy na lang natin. Dapat walang hatred. Plus, enjoy kung anong kaya mo, bilhin mo. Kung anong gusto mo, gawin mo. As long as wala kang naaapakan na tao. It's fine. Diba? Ganun lang. Ganun ang gusto ko yung mangyari sa buhay. At hindi ko na kailangan ng lalaki. Salot sa mundo. It's fine, guys. Mas masaya pag single ka. Walang sakit sa ulo. Wala magtatanong sa iyo saan ka galing, bakit ka matagal, anong ginagawa mo doon, di ba? Anong pinagastusan mo, ganyan-ganyan. So, be single, guys, para masaya tayo. Huwag niyong gayahan yung mga ibang OFW na kumakapit sa jowa, lalo na pag ibang lahi, para lang makasave. May pambayad sila sa bahay, rent sa bahay. At saka yung sweldo nila, yun yung magiging palalan nila sa pamilya nila. May mga ibang OFW pa, nire-reject na yung mga anak. Inuuna yung lalaki nila, yung wajowa nila. Mga anak sa Pilipinas hindi nakagraduate. Kasi nga, busy sila sa lalaki nila. Kawawa naman yung mga bata, no? Kahit, alam nyo guys, real talk lang tayo, ha? Pero ano na lang, pero de los buenos na lang, no? Kahit hindi naman talaga ako malinis. Meron din ako mga pagkakamali. Meron din akong negative side. Pero, for God's sake, unahin nyo naman yung anak nyo, guys. Kung gusto nyo kalimutan yung asawa nyo, it's fine. Pero yung mga anak nyo, priority nyo naman over sa jowa nyo. Monitor nyo yung pag-aaral nila. Tapos, kung nag-aaral ba sila. Dapat makatapos sila, guys. Sa kanyo na sila bibitawan kung meron na silang trabaho maayos. Pwede na kayong lumandi. Oh my gosh. Diba? Huwag tayong landi lang landi kung meron pa tayong obligation sa buhay. Meron nga akong isang nakilala na meron siyang ano dito. Meron siyang jowa dito.
Diyos ko, ang mga anak sa Pilipinas, guys, hindi nakagraduate at nagsipag-asawa na rin, di ba? Kasi, ano sabihin ng bata? Ikaw nga dyan eh, nag-asawa ka. So kami, mag-asawa na rin kami, di ba? Dinagdagan mo lang ang bali, parang ikaw ang gumawa ng life ng anak mo, ng future ng anak mo. Ginawa mong miserable ang buhay ng anak mo. Be responsible, guys. Maawa naman kayo sa mga anak nyo. Yung mga anak nyo, pag hindi sila nakapag-aral at wala silang alam, hindi na kayong mamuhay. So mag-asawa sila ngayon ng katulad nila na wala ding alam. In the future, mga anak, of course, mga anak sila. Yung mga anak nila, danasin din ang dinanas nilang kabiguan, yung pabaya ng isang parents. Kasi nga, wala silang may bigay na future. Kasi wala nga silang profession. Wala silang trabaho. Liberal lang. Pag liberal lang, anong, guys, hindi ko naman sa dinadown yung mga liberal, no? Pero, sa panahon ngayon, ang 1,000, guys, ay katumbas na lang ang 100 pesos. Try nyo, guys, 1,000, pumasok ka sa grocery store sa Pilipinas kung anong mabibili mo. Kung mapuno pa yung isang plastic bag na hawak mo. Diba? Nakakagulat na, actually, guys, nakakatakot umuwi ng Pilipinas. Parang natatakot ako na, nung umuwi ako last ng Pilipinas, nung bumili ako ng water, yung 500 ml water, 30 to 40 pesos. Sabi ko, oh my God. Tapos yung mga chips, 30 to 50 pesos. Nakakatakot. Parang, oh my God, gusto ko nang bumalik sa abroad. Kasi sa abroad, gumagasto ka at least at the end of the month, meron ka ulit sahod. Pag nasa Pilipinas ka, gumagasto ka, wala nang papasok sa'yo. Ang dami-daming lumalapit sa'yo na, oy, pasalubong, oy, mag-ano ka naman, pakain ka naman, ganyan-ganyan. Hindi nila alam na kabado ka na, malayo yung bakasyon mo ng 1 month, hindi mo pa nakalahati, at yung pera na hawak mo ay 10,000 pesos lang. Dapat mo yung pagkasyahin until babalik ka ng abroad. Ganun. Real talk yun, guys. Kung meron lang kayong hindi gusto na nasabi ko, pasensya na, pero yun talaga ay reality, no? Sakit natin mga Pilipino yung galing sa abroad tas magyayabang tayo, actually okay lang naman magbigay ka kung kaya mo naman, wag naman yung bigay mo lahat kahit wala ka na. At the end of the day, ikaw yung mahihirap, ano, pamasay papunta pabalik ng airport, 'di ba? Pang taxi kasi pinakain mo na sa mga kaibigan mo kasi gusto mo maging sikat, 'di ba? So wag ganoon. Pag ako na uwi ng Pilipinas, guys, pamilya lang talaga ako. No more, no less. No more and less. Right? So, yun lang, guys. Bye-bye. Naubusan tayo ng oras. Medyo nagalit ako doon sa share ko na real talk ko. Bye! See you in my next vlog. Bye-bye!